Kinuha ng matandang lalaki ang gininto ang bagay na ito. Nasa kamay niya ito at pinapaikot ang switch. Sa una ay walang nangyari. Biglang may lumabas na mga paa, habang ang matanda ay nahihiwagaan dito. Isa-isang tumaas ang mga paa. Pagkatapos ay kumapit sa kamay niya. Tinanggal niya ito dahil sa sakit. Dahan-dahan itong bumalik sa dating anyo. Kinabukasan ay bomb ata ang itsura niya. Baka ito ang kakayahan ng bagay na iyon. Ang pelikulang Chronos ay nangyari noong 1536. May isang alchemist na sinamantala ang katayuan bilang tagagawa ng relo. Pinag-aralan niya ang pagiging immortal. Kasama na dito ang isang malademonyong kuko. Taong 1937, higit sa 400 taong gulang nang mamatay siya sa isang insidente, natusok siya sa isang kahoy. Bago mamatay ay patuloy na tinatawag ang dakilang anghel. Nagtungo sila sa kanyang tirahan. Pagkatapos ay binente sa publiko ang lahat ng mga kagamitan. Ngunit hindi binanggit sa listahan ang masasamang kuko. Pagkalipas ng 40 taon sa bahay ni Grace, nag-agahan sila kasama ang asawa at apo. Araw-araw niyang dinadala ang apo sa tindahan niya. Minsan ay nakikipaglaro siya dito. Sa araw na iyon, isang lalaki ang pumasok sa tindahan. Hinahawakan ng lahat ng makita. Huminto siya sa harap ng isang eskultura. Pagkatapos ay lumabas dahil sa pagkalito. Lumapit si Grace upang suriin ito. Ito ay isang eskultura na walang mata. Wala namang kakaiba maliban dito. Pagkatapos ay naglaro sila ng jigsaw puzzle. Isang ipis ang gumapang mula sa mata ng eskultura. Iniwasan niyang matakot ang apo niya sa ipis. Pagkatapos ay pinukpok niya ito. Natuklasan niyang walang laman sa ilalim pagkatapos buksan. Sa loob ay may isang bagay na tinakpan ng tela. Isa itong maningning na ginto. Napangiti ang dalawa, mukha rin itong mamahalin. Nakatingin sa bintana, tumatawag ang taong kakapasok lang sa tindahan. Mukhang ang taong naghahanap sa eskultura ay si Angel de la Guardia. Mayroon siyang tiyuhin na nagngangalang Dieter. Marami siyang karamdaman. Kung di dahil sa pera, malamang matagal na siyang namatay. Kaya pinahahanap sa kanya ang eskulturang ito. Alam niyang nakalagay sa loob ng rebulto ang mga kuko. Hinanap niya ito ng ilang dekada ngunit di niya mahanap. Nasa kamay ito ngayon ni Grace. Dumating siya sa tindahan ni Grace. Diretsong pumunta sa rebulto. Dali-dali niya itong binili at umalis. Nilinis ni Grace ang malademonyong mga kuko at nilagay sa kamay. Ngunit bigla nitong kinagat ang palad niya. Tinanggal niya ito sa sakit. Pinalagyan niya ng bandage sa asawa niya at sinabing nadapa siya sa damuhan. Ngunit bigla siyang may hinilang tinik. Naguguluhan si Grace. Kinagabihan ay masakit ang tiyan niya. Ininom niya ang isang pichel ng tubig. Gusto niya rin kainin ang hilaw na karne sa ref. Pagkatapos ay bigla siyang nainitan. Walang silbi kahit buksan ang bintana. Sobrang katindi ng kamay niya sa puntong napahandusay na lang siya. Naalala niya ang mga kuko. Nilagay niya ulit ito sa palad at inikat ang switch. Biglang lumabas ang dilaw nitong buntot na parang alakdan. Dahan-dahan bumaon sa balat niya. Pinagpawisan bigla si Grace at nagustuhan ng kakaibang pakiramdam. Nakahandusay siya at nanghihina. Nasaksihan ito ng apo niya. Nagising siya kinaumagahan. Pakiramdam niya ay bomb ata siya. Ikinagulat ng asawa niya ang bago niyang itsura. Natuwa naman ito sa pagbabago niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa tindahan at nakita ang sirang kondado. Nagkalat ang lahat sa loob. Nang makita niya ang business card sa mesa ay naunawaan niya kaagad. Kagagawa nito ng lalaking iyon upang makuha ang mga kuko. Nahanap niya ang lalaking ito at dinala siya kay Dieter. Nilabas ni Dieter ang aklat at kinuwento ang sikreto ng mga kuko. Sa loob nito ay isang espesyal na ood. Pagkatapos kainin ang laman mo ay kaya ka nitong pagalingin. Nais ni Dieter na gamitin ito upang mapahaba ang buhay niya. Nang makita niyang ginamit ito ni Grace ay pinaalis niya ito. Pagbukas niya ng kahon ay dalawang sirang kondado lamang ang laman nito. Gustong makipaglaro ni Dieter sa kanya. Marami kang hawak na bagay. Ngunit alam ko kung paano gamitin yan. Nagmadali siyang umuwi at na lamang nawawala ang mga kuko. Naalala niya ang apo at nahanap siya sa loob ng locker room. Tinago niya rin pala ito. Naisip niya na pag ginamit ulit ito ni Grace ay magkakaproblema. Sikreto niya pa rin itong ginamit at nakaramdam ng pagbabago. Pabata ng pabata si Grace at naramdaman ang pagiging isang binata. Nagsasaya siya sa gitna ng maraming tao. Bigla siyang may nakitang lalaking nagsusuka ng dugo. Nakita niya ito at tumayo. Hindi siya mapalagay sa amoy ng malansang dugo. Sinundan niya ito hanggang sa banyo. Pagkaalis ng lalaki ay nagbabalak siyang tikman ang dugo. Ngunit tinigil niya ito nang biglang may pumasok na lalaki. Bago siya umalis ay nilinis niya ang dugo. Nakakita si Grace ng patak ng dugo sa sahig. Dinilaan niya na sana ito nang bigla siyang sinipa. Dinala siya sa labas ni Angel at binigyan ng alak. Tinanong niya si Grace kung ano yon. Hindi nito nauunawaan kung ano ang pinapahanap sa kanya, at kung ano ang rason. Pagkatapos ikwento ni Grace ay tumawa siya ng malakas. Ginamit siya ni Dieter na parang aso. Ngunit palagi itong di nasisiyahan sa gawa niya. Hindi niya inaasahan na nais pa ni Dieter na pahabain ang buhay niya. Naaatat na siyang manahin ng property. Ngunit ayaw niyang maging sagabal si Dieter. Kung hindi sasabihin ni Grace ang kinaroroonan ng mga kuko, patayin mo na lang siya. Upang mapasakamay na ito ni Dieter, pinatumban niya si Grace at pinasok sa sasakyan.
Pagkatapos ay tinulak siya sa bangin. Pagkatapos inumin ng wine ay tinapon niya ito sa baba, upang magmukhang namatay si Grace dahil sa kalasingan. Halatang patay na si Grace. Iniisip niya na matagumpay siya habang nakikinig sa tugtog. Naisip niya ring amuyin ito. Tinawag siya ni Dieter. Kaagad siyang nagbihis at pumunta. Pagdating niya ay pinarusahan siya ni Dieter. Akala niya ay natatakot si Dieter na malaman ito ng mga pulis. Siguradong iisipan ng mga pulis na namatay si Grace dahil sa kalasingan. Pero nangangamba si Dieter na hindi niya ito sinaksak sa puso. Dahil ginamit nito ang malademonyong mga kuko. Kung di mo sasaksakin ang puso ay mabubuhay lang siyang muli. Pinagpapalo niya ang rebulto dahil sa galit. Sa morgue ay chewing gum ang gamit nila para sa mga sugat ni Grace. Kinabukasan ay i-cremate siya. Nais itong imbestigahan ni Angel. Kaya pumunta siya sa lamay at tumingin sa kabaong. Wala namang sinyales ng pagkabuhay. Kaya nilagay niya dito ang supot ng gum. Sinigurado niya ito. Hinawakan niya ang ilong at walang nakitang reaksyon. Habang hinahanda ang pag-cremate ay nagka-problema sa oven. Inaalam niya ang problema nang bigla itong sumabog nang di niya alam. Wala na si Grace sa kabaong nang ipasok niya ito sa loob ng oven. Hindi pa nasisigurado si Angel kaya bumalik siya. Nagkunwaring kaibigan ni Grace na gusto siyang makita sa huling sandali. Nang makita niyang nasusunog na ito ay natuwa siya. Ang nabuhay na si Grace ay nanginginig sa labas sa lamig. Naghanap pa siya ng tela sa basurahan bilang pantikip. Kasabay nito ay nadiskubre niya rin sa dyaryo ang pagkamatay niya. Naghanap siya ng telepono upang tumawag sa asawa niya. Ngunit akala nito ay salesman siya at binaba. Sa telepono niya lang may lalabas ang galit. Narinig pala siya ng apo sa telepono. Hinintay makauwi si Grace at binuksan ang pinto. Naghihintay ang apo at may dalang kumot. Hindi siya natakot sa itsura ni Grace. Takot ngayon si Grace sa ilaw. Nilinis niya ang closet para sa kanya. Natatakot siyang baka matakot sa kanya ang asawa niya. Sinulat sa papel ang mga nasa isip niya. Naisip niyang hindi maganda ang pagbabalik niya mula sa kamatayan. Nais niya lang tapusin ang lahat. Dinala niya ang apo upang hanapin si Dieter. Nais niyang makuha ang aklat upang sirain ang mahikang ito. Nahanap ito ng apo niya sa kadiliman. Sa totoo lang ay nakita sila ni Dieter. Pinunit na ni Dieter ang pahina at pinwersang tanggalin ang balat sa mukha niya. Dahil mapapalitan din naman ito. Ayaw ni Grace ng ganitong itsura. Kung kaya't tinanong kung paano ito ibabalik. Sabi ni Dieter ay kailangan niya ng dugo ng tao. Ayaw ni Grace na maging immortal. Nais niyang malaman kung paano ito tatapusin. Ituturo ni Dieter ang paraan. Ngunit kapalit nito ang malademonyong mga kuko. Tinupad ito ni Grace. Ngunit nagbago ang ugali ni Dieter nang makita ito. Sinuntok niya si Grace. Bumagsak si Grace sa sahig. Balak ni Dieter na saksakin siya sa puso. Ngunit walang takot ang apo na pinatumba si Dieter. Nang makita niya ang dugo ay agad niya itong ininom. Dumating si Angel para magsiyasat at nakita ang bangkay ni Dieter. Tuwang-tuwa siya. Matagal niyang hinintay na manahin ang pagmamayari ni Dieter. Hinampas siya ni Grace at binasag ang bintana. Pumunta sila sa rooftop. Nakahabol si Angel. Dinala niya sa billboard ang apo at pinono siyang makababa. Nang makitang ligtas na siya ay sinama niya si Angel sa pagtalon. Namatay silang pareho. Kinuha ng apo ang mga kuko upang buhayin si Grace. Nagbalik ang buhay ni Grace at kailangan niya ng dugo. Inaabot niya ang apo nang bigla sinabi nito na, "Lolo." Biglang natauhan si Grace. Pinaghahampas niya ang mga kuko hanggang sa masira. Kaagad siyang namatay pagkatapos nito. Sa wakas ay nakauwi siya sa tulong ng asawa at anak. Tahimik niyang hinintay ang kamatayan. Pinalabas ang thriller horror na pelikulang Cronos noong 1993. Habang may pagkakataon siyang maging immortal, pipiliin ni Grace na magdusa at mamatay. Kung nasa kamay mo ang bagay na ito, ano ang gagawin mo?